Alright guys, welcome back dito sa channel natin. So magbibigay lamang tayo ng latest update tungkol nga dito sa Metro Manila Subway Project. So isang good news nga yung nabalitaan natin at dumating na yung unang batch na mga TBMs o mga tunnel boring machine dito sa Pilipinas na galing pa sa bansang Japan. Ipinakita na nga sa atin ng Department of Transportation ang isa sa anim na TBM na dumating nga galing sa bansang Japan. So yung nakikita nyo po na yan, yan po yung cutter head o yung pinaka front ng tunnel boring machine. So yan nga yung gagamitin na maghuhukay ng lupa at dudurog sa mga bato habang umuusad nga yung paggawa ng tunnel sa ilalim ng lupa. So sa kabuuan, merong in-order ang DPWH na 25 na TBMs o tunnel boring machine na darating sa susunod na mga buwan. So ang mga TBMs na ito ay inassemble at ginawa pa doon sa bansang Japan ng mga Japanese companies. Dahil ang proyektong ito nga ay Official Development Assistance ng Japan katulong ang JICA. So alam naman natin kapag Japan ang gumawa ng isang subway system, alam natin na ito ay may quality at talagang advanced yung kanilang train system at technology. So ito na nga, makakasiguro na tayo na tuloy na talaga itong MRT9 o mas kilala bilang Metro Manila Subway. So gaya nga na sinabi ko kanina, unang batch pa lang yan yung 6 na TBMs at may darating pang iba sa mga susunod na buwan. So kabuuan nga may 25 na tunnel boring machines. Dahil nga, ipa-fast track ang paggawa nitong Metro Manila Subway dahil target nga na mabuksan itong phase 1 ng Metro Manila Subway. So ang phase 1 ay ang North Avenue Station, Mindanao Avenue at sa East Valenzuela Station. Target nga yan na maging operational yung tatlong station na yan bago pa bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte sa 2022. Sa kabuuan, meron itong 15 stations. So mula nga dito sa Valenzuela, dadaan ito ng Quezon City, dadaan ng Ortigas, Pasig, dadaan ng Bonifacio Global City, Bikutan, Taguig, at sa pinakadulungan nito sa NAIA Airport. So yan na nga, tuloy na ang progress nitong Metro Manila Subway. So sa mga nagsasabi na drawing lamang ang proyektong ito, ayan makikita natin na talagang tuloy na ang project na ito. So abangan na lang natin in the future yung pagbubukas nitong tatlong stations, ang phase 1 nga nitong Metro Manila Subway. So guys, yun lamang yung latest update natin at tuloy na nga itong Metro Manila Subway. So anong masasabi mo dito sa balitang ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaction. Alright guys, don't forget to like and subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka naman sa susunod na mga videos natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching.